Mga matatapang na matang ito ay nakaramdam ng panganib sa paligid. Sa bandang likuran niya, 10 metro ang layo ay may papalapit. Pero kalmado lang siya. Alam niya ang kinatatayuan niya. Kaya niyang hulaan ang sandatan ng kalaban. Sa wakas, parating na ang panganib. Maniniwala ka ba na ang inosenteng taong ito ay ang pinakamalupit na ispiya ng North Korea? Pinapunta siya sa South China Sea at nagpapanggap na baliw para makakuha ng impormasyon sa kalaban. Kahit makaranas ng lahat ng klase ng kahihiyan, pero naniniwala siyang sa pagbangon niya ay isa pa rin siyang bayani. Akala mo ba umalis na kami? Siya si Aju, inampon ng kanyang lola. Madalas pinagdidiskitahan ng mga bata. Nahuhulog siya sa putik pagbaba ng hagdan. Sa pagtulong niya sa pagkuha ng mga basura ay masisira niya ang mga ito. Pinagtatawanan siya ng lahat. Pero tinatawanan niya ang iba na hindi nila makita ang karangalan ng bansa. Ginawa na naman ni Aju ang pagtingkayad niya sa poste. Binaba niya ang pantalon at nagsimula magdumi. Ginagawa niya ito bawat 6 na buwan. Pero sa ngayon ay may iba. Nakita siya ng diyosa. Ayun na nga. Ang kabataan ni Aju ay nalibing na dito. Ang 2 taon na buhay ng pagiging baliw. Sa kabutihang palad, may nakilala siyang embarkador na isa ring ispiya. 16 na taon na siyang nagtatago sa nayon at nalimutan na ang trabaho niya. May nilabas siyang larawan ng grupo ng mga babae at sinabing, "Tara, suportahan natin sila." Nagalit si Aju. Paano nagagawa ng ispiya ang ganitong bagay? Tignan mo paano mamuhay si Aju. Nilabas niya ang kanyang katawan sa gabi at nagsimulang mag-ensayo. Itong katawan at buhok ay mistulang kamukha ni Bruce Lee. May biglang sumigaw sa labas ng pinto. Napansin niyang may hindi maganda doon. Binuksan niya ang pinto at nakita niya ang lalaking ito. Pumasok ito at inayos ang sapatos. Sinunggaban siya nito at naharangan ni Aju ang lahat ng atake. Pagkatapos ng laban ay halos patas lang sila ni Aju. Sa katunayan ay kasamahan niya din si Huang Mao. Pinapangarap niyang manguna nung bata pa siya. Pinapunta na din si Huang Mao sa mga misyon. Sinabi niya rin ito'y mahalaga. Tinanong siya ni Aju, gaano ba kaimportante ito? Pero di niya ito sinagot. Isang araw ay hinanap niya si Huang Mao. Nakasalubong niya ang embarkador at sinundan siya nito papunta sa building. Katunayan ay sasali si Huang Mao sa isang talent show. Ang lahat ng kasali ay nagtanghal na. Si Huang Mao na ang susunod. At siya ay nakuha. Ang sinasabi niyang misyon ay ang magpanggap bilang musikiro sa lugar na ito. Napuna siya sa hindi magandang pagtatanghal. Di katulad kay Aju na nagpanggap na baliw. Kahit na pinagtatawanan ay pinupuntahan din siya ng mga bata kapag nanghihingi sila ng tulong. Kinakausap siya ng babae kapag nahihirapan na ito sa buhay. At pinagluluto pa ng pagkain araw-araw. Ngunit, hindi naman talaga siya tunay na baliw. Gabi-gabi ay nagsusulat siya sa nanay niya sa North Korea. Tinitiklop niya ito pagkatapos at tinatago ito sa ilalim ng carpet. Kinuha niya ang larawan ng nanay niya. Nangangarap makauwi balang araw at makapiling ang pamilya. Biglang namatay ang mga ilaw. Tinutukan siya ng baril sa likod. Heto na siya. Sa loob ng kwarto ay tinutukan niya ang ulo ni Aju. At binalaan siya tungkol sa katauhan niya. At pagkatapos ay tumakas ito sa balkonahe. At tumalon sa van. Umakyat ito sa mataas na building. At hinabol niya ito. Gusto niyang malaman kung sino ang lalaki. Pero hinayaan niya na lang ito makatakas. Malinaw na malinaw na si Aju ay hindi isang simpleng tao. Nagpanggap siyang baliw. Inampon sa bahay ng lola at masayang nanirahan. Pero ang totoo ay isa siyang ispiya galing sa North Korea. Nagtaka siya. Base sa kilos ng lalaki, naisip niya na isa rin ito sa mga kasamahan niya. Malaki na si Shaoli. Pinapunta para pagmasdan ng kilos ng ibang ispiya. Sa hindi inaasahan ay diretsahan siya kumilos imbis na magtago. Madali siyang nakapasok sa nayon at nilapitan si Huang Mao at Aju bilang estudyante. Pero di niya inaasahan na dahan-dahan siyang mahahawa sa normal nilang buhay. Ang walang awa ay naging maamo. Inaapi ang lola niya noong araw na yon. Nagsalita ito ng masama sa kanya. Sinadyang itapon ang mga bagay sa paligid. Nagalit si Aju. Nagpanggap ulit siyang baliw at gumulong siya sa hagdan. Inawat niya ang lalaki pero binugbog siya nito. Tinulungan siya ng lola niya. Pero tinulak siya nito at muntik nang tumama ang ulo sa bubog. Buti na lang at nasalo siya ni Aju. Nanggigil si Aju. Pero pinipigilan siya ng lola. Natila ba'y kilala nito ang pagkatao niya. Medyo ikinagulat ito ni Aju. Sumama ang loob ng anak niya dahil dito. Nagtangka siyang gumanti. Pero natalo siya. Binugbog siya ng mga ito at siya ay dugoan. Hinayaan siya ni Aju. Para di malaman ang tunay niyang pagkatao. Sino ang tutulong? Shaoli. Binigay niya ang sombrero kay Shaoli ng may tunay na pag-aalala. At nagtanong, tutulungan mo ako, di ba? Pumayag si Shaoli. Sinabi ni Shaoli, madali lang ito kung tutuusin sa isang ispiya kagaya niya. Tinira niya ang lahat ng ilaw at natalo niya ang mga ito. Pagkatapos ay nagdiwang sila. Nagluto ng sopas ang lola. Hindi lang si Aju. Kasama rin sina Huang Mao at Shaoli. Kumanta ang babae habang tumutugtog si Huang Mao. Sumasabay ang iba at masaya rin si Aju. Tinignan siya ni Shaoli. Nakakita siya ng mas mahalagang bagay kesa sa misyon. Iyon na nga, 3 ispiya na sinanay para maging maamo lang. Pero di nagtagal. Binago ng North Korea ang plano para magkasundo ang 2 bansa. Ipinagutos ng hepe na si Scarface na magpatiwakal ang lahat ng ispiya. Parte lamang sila sa mga plano.
Si Aju Kuang Mao at Shaoli ay natanggap ang kautosang ito. Ngunit nag-aalangan si Aju. Dahil ayaw niyang iwan ang nanay niya, tinutok ni Shaoli ang baril. E di uunahan ko na, pero nanginginig ang kamay niya. Hindi niya kaya, ang ibang ispiya ay nanganganib na rin. Mabuhay ang inang bayan. Inimbestigahan ito ng South Korea. May nakuha silang tracker sa isang bangkay. Naunawaan nila agad ito. Pinasok na sila ng kalabang ispiya. Hinagilap ng mga pulis ang mga natitirang ispiya. Nahuli nila si Shaoli. Gusto niyang tumakas, pero binaril siya ng isang pulis sa paa at nadakip siya. Binuksan nila ang tiyan niya. Ikamamatay niya ba ito? Hindi. Tinulungan nila itong makuha ang tracker. Gusto silang palayain ng mabait na pulis. Malaya na rin si Shaoli. Pero dumating si Scarface. Balak niyang patayin ang hindi sumunod sa utos. Nagpagupit naman ng buhok si Aju. Sa susunod niyang pagsulpot sa nayon ay nagulat ang diyosa sa kanya. Ang baliw ay naging isang maginoong lalaki. Umuwi na si Aju para muling masilayan ang lola. Binigyan siya nito ng bag na may lamang damit at passbook. Walang sinabi si Aju. Sinuot niya ang suit at pinakita ang tunay niyang pagkatao. Isang ispiya ng North Korea. Nakatayo si Aju sa isang abandonadong building. Balak niyang patayin si Aju. Wala na siyang ibang hihilingin kundi ang malaman kung nasaan ang nanay niya. Pero hindi pinansin ni Scarface ang simpleng hiling niyang ito. Magkus ay inutusan niya ang mga tauhan niya na barilin siya. Nilagan ito ni Aju. Dali-daling siyang lumapit para agawin ang baril nila. Tinutukan niya ng baril si Scarface. Pero sinaksak siya sa likod. Naging mahina siya sa pakikipaglaban. Sinipa siya ni Scarface pababa. Halos di na siya makatayo. Nakita niya ang mga bata. Ang akala nila na ang baliw na si Aju ay nagkakalat na naman. At kumuha ng payong para itago siya sa kahihiyan. Paano niya magagawang sakta ng mga ito? Sinundan siya ng lalaki. Muntik niya ng matamaan ang bata. Sa oras ng pangangailangan ay dumating din si Huang Mao. Sinagasaan niya ang lalaki. At pinasakay si Aju at ang mga bata. Nakataka sila kagad ng ligtas. Pinababa ni Aju ang mga bata. Handa na siyang gumanti. Bumalik sila sa building at kasama na nila ang embarkador. Siya rin ay isang ispiyang kinalimutan na. Nagpapanggap lamang na embarkador sa nayon. Nagdala siya ng mga armas. Tinignan ito ni Huang Mao. Bakit walang mga baril? Napag-alaman nilang meron pa siyang pangatlong katauhan. Isang profesor ng political science sa Universidad ng North Korea. Ang totoong dahilan ng pagpunta niya ay para patunayan na may mga ispiyang nagka-traitor. Nagbigay siya ng utos at sinugod sila ng mga tauhan nito. Laban sa dalawang traitor na si Aju at Huang Mao, mga tinuturing na elite. Pagkatapos ng matinding labanan ay natalo nila ang mga tauhan ng embarkador. Tinanong niya ang kalagayan ng nanay niya. Sinagot nito, upang makapag-focus sa mga ispiya sa layunin, kailangan patayin ang pamilya nila. Napaluhod si Aju. At nalungkot siya. Sa labas ng building ay nakarating din si Scarface. Tinulungan ni Huang Mao si Aju makatakas. Sa puntong yun ay nakatanggap si Huang Mao ng balita tungkol sa talent show. Hinabol sila ni Scarface sa taas at pinatay niya ang embarkador. Hinabol sila nito papuntang rooftop. Nasa harapan niya, si Aju at Huang Mao. Gusto na nilang magpahinga, ngunit pareho silang sugatan. Madali lang silang napatumba ni Scarface. Sa puntong yun, dumating na ang mga polis. Lahat sila ay nakapwesto at nagbigay babala, pero walang pakialam si Scarface. Tinapakan niya ang ulo ni Aju. Nakahanda na silang lahat ng bigla siyang binaril. Nagtanggal ng helmet ang isa sa mga polis. Si Shaoli pala ito. Dumating siya para iligtas sila. Naglabas siya ng granada at balak niyang idamay ang lahat. Nakangiti si Huang Mao at handa ng magsakripisyo. Binitawan ni Scarface ang granada at tumalon si Huang Mao. Nahulog silang dalawa sa building. Si Aju at Shaoli na lang ang natira. Inutusan sila ng mga polis na sumuko. Tinutukan sila ng baril ni Shaoli. Kailanman ay ayaw niyang sumuko sa kalabang bansa. Nalulunod pa rin sa kalungkutan si Aju. Naalala niya ang natitira niyang kamag-anak, ang lola niya sa nayon. Nilabas niya ang passbook na binigay ng lola niya. Napag-alaman niyang nag-ibon pala siya ng pera para ihanap siya ng mapapangasawa. Napaiyak na lang si Aju. Tinuring siyang palaboy ng kanyang bansa. Ngunit tinuring siyang pamilya ng kalaban nito. Ayaw pa rin ni Shaoli sumuko. Pinagbabaril siya ng mga pulis. Pinangsalag ni Aju ang katawan niya. Marami na rin siyang natamong sugat. Pareho silang nahulog pababa. Kasunod ng malakas na ingay ay pareho silang nawala ng malay. Natapos din ang lahat. Isang taglamig ang lumipas nung umalis si Aju. Tinignan ng lola ang litrato nila. Naminis niya ang nakaraan. Inalis niya ang larawan at nakita ang mga nakasulat sa pader. Iyon ay mga hinain ni Aju. Alam niyang nasa ibang mundo na si Aju. Kasama ang iba at namumuhay na ng maligaya.